Huli sa operasyon ng pulisya ang isang truck na puno ng mga patay na hayop mula sa kagubatan ng San Rafael. Ayon sa mga otoridad, ang mga hayop na ito ay nasa tala ng DENR na nanganganib ng mawala o critically endangered. Dagdag pa rito, inilikas naman ng mga katutubo matapos matupok ng apoy ang kanilang mga tahanan. Inaalam pa ng mga kung bakit nalilibang kayong panoorin ang pagdurusa ng iba. Masaya ka ba? Hindi ka ba nakakaramdam ni katiting na awa para sa kanila? Araw-araw, gumigising ako sa himig ng mga ibon at sariwang simoy ng hangin. Aayain ako ng mga kaibigan kung maglaro sa gubat, saka mamitas ng prutas sa mga puno. Pagkatapos nun, kami ay uupo sa malawak na lupain upang pagmasdan ng kalangitan. Yon ang magagandang araw sa tanang buhay ko. Ngunit, dinilat kong aking mga mata at wala akong marinig sa aking paligid. Alam kong may mali. Alam kong may problema. Nagmasid ako. Pinasok ang gubat sa aking pagdududa. Bakit ganito? Wala akong magawa upang ipagtanggol sila. Inili kong manahimik habang pinapanood kung paano sila ihatid ng mga taong yun sa kanilang huling hantungan. Dahil natatakot ako. Natatakot ako para sa sarili ko at ng aking angkan. Hindi mo alam. Hindi nyo alam kung gaano kasakit mawala ng bagay na labis naming pinahalagahan. Gaano kahirap mawala ng lupang bahagi na ng aming pagkakakilanlan. Kaidali para sa inyong bawiin ang buhay ng may buhay, na mga nilalang na walang kalaban-laban at ang kininangyamang hindi naman sa inyo. Kayong mga sakim at mapangabuso sa mga biyayang ibinabahagi sa inyo. Hindi pa na kontento. Tatrabahuin lahat. Makuha lang ang ninanais nyo. Sino ba kayo? Mga taong gahaman at makasarili. Binigyan ng kapangyarihan na dapat ay kinagamit sa kabutihan. Kapangyarihan na hindi dapat sana ipinagkatiwala sa inyo. Pito ang naiulat na patay matapos humagupit ang bagyong Uring sa probinsya ng Santo Rosario. Inilikas na ang mga nasalanta habang patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga nawawalang. Ako, si Rhea. Ako'y nakatira sa Purok ng Solidad, Barangay Malaya. Isang magandang komunidad na Kagaya ng Araw ay kasinsinag nitong aming ligaya. Pero kapag darating ang bagyo, bigla kaming nagbabago na kahit sa ilang patak pa lang ng ulan, ay punong-puno na kami ng katarantahan. Empake dito, buhat-buhat doon. Sino ba naman ang makikisiyo sa ulan kung ang tubig ay umaabot na hanggang sa bewang? Paupos nang paupos na ang kadila. Tila bang kahit anong gawin mo sa kanya, sa huli pariliwanag nito'y mawawala.
Ngunit, wala akong magagawa. Kailangan ko pa rin dumilat sa katotohanan na kailangan kong gumising ng magdamag, babantayin lang ang sarili ko at ang aking pamilya. Unti-unti akong pinapalid ng hangin. Sa ilang oras na lang, siguradong ako'y tatangayin. Umupo ako. Umupo ako sa lamig habang naghihintay sa tuktok ng aming bahay. Minsan, naiisip ko, bakit ko ba patuloy na nararanasan to? Ilang ulan pa ba ang aming liliguan? Ilang baha pa ba ang aming lalanguyan? Kasalanan ba ng pamilya ko kung dito kami nakatira? Eh, hindi naman kami noon inaabot ng baha ah. Tinanong ko sila. Ma. Pa. Hanggang kailan pa tayo dito? Ginaw. Naginaw na ako. Sa kalala. Tulungan niyo ako at ang pamilya ko. Wala kaming madaanan. Wala kaming mapundan. Kundi dito lamang. Dito lamang. Sa unti-unting tumitiklop naming bubungan. Patuloy kami sa paghintay. Umaasa. Nasaan ang pag-asa? Ang aming magkahawak na kamay? Unti-unti na rin tinatangay. Pahigpit ng pahigpit. Pero kung makawala kahit ilang beses kong mangipilit. Konting tiis pa, sabi ni Ina. Darating at darating ding ang oras na ang bagyong ito'y muling titila. Ngunit kapag ang lahat ng to'y tapos na, may masisilungan pa kaya? Na halos tangayin ang aming mga haligi at dingding sa lakas ng bahawala. Ang lahat ng meron kami parang ninakaw na. Paulit-ulit na lang ba? Paano ang bukas? Sa susunod na linggo? Buwan na taon? Sa susunod na panahon? Masusubukan pa ba naming makaahon? Nalunod na ako. Pigang-piga na ang pamilya ko na patuloy sa paglaban sa tuwing bubuhos ang ulan. Hindi ko akalaing dito lang pala ako mawawala ng pag-asa sa buhay. Eh, hindi ko man lang ito matakbuhan, eh, hindi ko man lang kayang iwasan. Patuloy pa rin ako sa pagtanong. Bakit ko ba ito nakaranasan? Tinupok na nga po yung isang compound sa sityo Masagana nitong gabi lang. Ayon sa mga residente, tatlong bata di umano ang nakita nilang naglalaro ng watusi sa isang eskinita bago nangyari ang nasa... Naalala ko pa nung paano nagbanat ng buto ang tatay upang mabigyan ako ng ligtas at mapayapang tahanan. Pinaghirapan niya ito. Ang mga laro at kulitan. Mga aral na tinuro ng aking itay. Enero, Pebrero, Marso. Marso nang hindi ko na makilala ang aking sarili dahil sa mga sugat na iniwan ng impyernong dinulot ng paglalaro ninyo sa apoy. Hindi maiwasan magalit sa kapabayaan ng mga tao. Ang mga usok na muntikan ng kumitil sa sarili kong buhay. Ang apoy na hindi ko alam kung isa ba akong hayop na niluluto para sa tanghalian ng isang pamilya. Napakainit! Halos ipagdasal ko na sa Diyos na ako'y kunin na dahil hindi na ako makahinga sa usok at apoy na pumapalibot sa akin. O Diyos ko, tulungan mo ako makalabas dito at hindi ko makakaya mabulok rito hanggang kamatayan. Ang mga sigaw na, Tay! Tay, tulungan mo ako, hindi na ako makahinga. Na
nakakamatay. Higit sa lahat, ang hinding-hindi ko makakalimutan, ang aking ama. Ang ama kong nagbakasakaling maligtas ako sa gitna ng nagbabagang apoy ay tuluyan na rin nawala sa gitna ng paghahanap sa akin sa bawat sulok na hindi niya na makita sa maiitim at napakatapang na usok. Hindi ko mo lang natulungan ang aking ama makalabas sa nag-aapoy naming tahanan. Sa tingin mo, paano? Paano ako makakabangon sa mga natamo kong sugat? Sa pisikal at ang mga sugat sa puso ko. Punong-puno ng galit at puot ang puso ko. Dahil hindi man lang kayo nag-isip, nag-ingat, o inalala niyo man lang sana ang mga taong maapektuhan sa mga ginagawa niyo. Bawat segundo, naalala kong lahat. Walang oras o kahit ilang taon ang lilipas, marati kong bibit-bitin ang pangungulila na dulot ng sunog. Pangungulila sa pagmamahal at kalingan ng aking ama. Ang aking ama na nag-iisa kong pamilya, kinuha niyo pa. Nakakapagod isigaw ang boses mo sa mga taong hindi rin naman marunong makinig. Umunawa at lawakan ng kaisipan nila upang mabigyan aksyon ng mga tao bago pa mahuli ang lahat. Paano na? Malalim lang nasunog sa pagkatao ko. Nawala na ang lahat. Ang aming tahanan. Tingit sa lahat. Ang natitira kong pamilya. Ang tatay ko. Ikaw, kailan ka matututo? Kapag huli ng lahat? Kapag nawala na rin ang isang kasapi ng iyong pamilya? Maawa ka! Maawa ka! Hanggat maaga pa buksan mo ang iyong isipan na hindi lang ikaw ang maapektuhan sa mga larong wala namang katuturan! Sa kapabayaan mo, maraming buhay ang mawawala. Isang karambola ng mga sasakyan ang nangyari sa isang intersection sa lungsod ng San Mateo. Ayon sa mga driver, hindi raw nila makita ng maayos ang daan dahil sa makapal na usok na dulot ng mga sasakyan. Hindi ko na matandaan ang huling beses na nakalanghap ako ng malinis na simoy ng hangin. Ayun bang, hindi mo po problemahin ang lalanghapin mo. Walang maruruming usok na galing sa mga industriya at sasakyan. Walang nakakasulasok ng usok ng sigarilyo at mabahong amoy ng basura. Ang sakit isipin ng mismong mga taong katulad nyo ang sumisira sa ating kalikasan. Kailan pa kaya mamumulat ang mga mata nyo? Kailan nyo pa kaya matututunang pahalagahan ang mga natitirang yaman na siya ring tumutulong sa inyo? Hindi ko alam kung kailan ako gagaling sa sakit na to. Sa sakit na lumala dahil sa kapabayaan nyo. Kinakailangan kong lumaban pero hirap na ako. Hindi niyo alam ang hirap ng pabalik-balik sa ospital at ang pakiramdam na sa bawat minuto, bawat segundo, halos mong hinahabol ang paghinga mo. Na para bang nakakandado ka sa isang madilim at masikip na lugar na hindi ka makahinga. Hindi niyo alam ang pakiramdam na sa bawat oras,
iniisip mo na maaari kang mawalan ng hininga. Hindi niyo alam kung paano dahang-dahang tinuturog ang aking puso sa tuwing nakikita ko ang aking ina na nahihirapan na. Hindi niyo alam. Ilang beses na akong umiyak, lumuhod, at magmakaawa sa Panginoon na pagalingin ako sa sakit na to. Isa kayo sa mga kinamumuhian ko. Halos bilangin ko na lang sa mga daliri ko ang natitirang araw ko sa mundo. Gusto ko lang namang mabuhay ng normal kagaya nyo. May pangarap rin ako. May pamilya rin ako. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan at magbibigibingihan tungkol sa mga tulad ko? Kung isa na rin sa mga minamahal nyo ang maging katulad ko,